What's up, STEM students? Welcome sa ating unang video tutorial sa subject na pre-calculus. And in this video, we're gonna be discussing the introduction of the conic sections. So let's start. Okay, so sa lahat ng estudyante na magte-take ng pre-calculus na subject, conic sections ang pinakangunang topic na matututunan natin. Dito sa topic na ito, may apply natin ang iba't ibang konsepto na natutunan natin nung tayo ay nasa junior high school pa lamang. Tulad na lang ng pagkuha ng distance, using the distance formula, midpoint, and also the completing the squares. So simulan na natin. Ano ba ang conic sections? These are formed by the intersection of a plane and a double lap cone. Ano-ano ba ang uri ng conic sections? We have circles, parabolas, ellipses, and hyperbolas. Dito sa figure na ito, makikita natin yung mga nabanggit na conic sections. We have this, the parabola, the circle, the ellipse, and the hyperbola. So, dito naman, sa figure na ito, makikita natin yung double lap cone na tinatawag. Paano ba ito nabuo? Sila ay nagsimula sa dalawang intersecting lines. Nag-rotate at nabuo ang double lap cone. Yung intersection dito, ang tawag ay vertex. So, now, when the plane intersects the vertex of the cone, the resulting conic is called degenerate conic. So, ano naman ang degenerate conics? These include a point, a line, and two intersecting lines. So, magkakaroon tayo ng mga bukod na videos tungkol sa bawat conic section. So, sa ngayon ay definition muna at kung ano-ano yung mga standard equations na gagamitin natin sa bawat conic section. Simulan natin sa circle. Circle is formed by cutting a circular cone with a plane perpendicular to the symmetry axis of the cone. So, makikita natin dito kung paano nag-intersect yung cone natin at yung plane natin. So, it is perpendicular to the axis of symmetry. Nasaan ba ang axis of symmetry natin? So, ito. Perpendicular siya kasi it creates a right angle. Also, the plane is parallel to our circular base of the cone. So, dito sa figure na to makikita natin ng malinaw kung ano ba ang itsura ng circle. Ano ba ang circle? A circle is a shape consisting of all points in a plane that are equidistant. Remember that term. Equidistant meaning equal in distance. From a fixed point called center or HK. So, mamaya i-expound natin ano ba itong HK na ito. So, dito muna tayo sa figure. So, makikita natin yung center, which is the HK. So, ipapaliwanag ko, bakit ba siya equidistant? Halimbawa, may point tayo dito. May point tayo dito. 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 Kung ilang units, let's say 3 units, yung distance niya from this center going to this point, kung 3 units yan, 3 units din ang distance niya dito, ang distance niya dito. Distance niya dito, at kahit anong point dyan sa paikot niya. Okay? So, sana ay malinaw. Now, paano ba natin malalaman kung ano ang standard equation na gagamitin natin sa circle? We have two conditions. Kapag ang center niya ay nasa origin. Sa number one, makikita natin na ang center ng circle ay nasa origin. Ano ba ang coordinates ng origin? Tama, 0 at 0. So, ito yung standard equation na gagamitin natin. X squared plus y squared equals r squared. R stands for the radius of the circle. Now, paano naman kapag yung center ay wala sa origin? So, dito na pumapasok yung HK. So, yung H is our abscissa and K is our ordinate. So, meron silang mga corresponding values. Depende kung nasaan yung center natin.
Now, kapag ang center ng circle ay wala sa origin, ito yung standard equation na gagamitin natin. Quantity x minus h squared plus quantity y minus k squared equals r squared. So, uulitin ko, meron lamang tayong dalawang standard equations sa circle. Punta naman tayo sa parabola. Parabola is generated when the plane is tilted, so it is parallel to one generator and only intersects one lap. So, makikita natin ang malinaw dito sa figure na ito kung paano ba nag-intersect yung plane at yung isa sa mga naps ng ating double nap cone. So, dito naman sa figure na ito, makikita natin ang iba't ibang parts ng parabola. So, we have this focus, we have the vertex, we have the directrix, and also the axis of symmetry. So, yung axis of symmetry natin, it passes through the focus and the vertex. And it is perpendicular to the directrix. So, ano ba ang parabola? A parabola is a curve where any point is at an equal distance from a fixed point, that is the focus, and a fixed straight line, which is the directrix. Now, ano ba yung standard equations na gagamitin natin sa parabola? Meron tayong 8. Ngunit huwag kayong malilito. Okay? So, umpisahan natin. Alamin natin nasaan ba ang vertex ng parabola natin. So, dito sa example natin na figure, ang vertex ay nasa origin. So, ito yung mga formula na gagamitin natin nasa second column. Kapag ang parabola natin opens upward, kagaya nitong example natin na nasa figure, ang gagamitin natin na formula ay x squared equals 4cy, where c is greater than 0. Kapag naman downward, x squared equals 4cy, where c is less than 0. Kapag naman it opens to the right, y squared equals 4cx, where c is greater than 0. Kapag naman to the left, that is y squared minus 4cy, where c is less than 0. So, kung mapapansin natin, paano ba magpa-positive ang c natin? If the parabola opens upward and to the right, doon positive ang c natin. Now, if it opens downward and to the left, doon magne-negative ang c natin. Ngayon, kapag wala ang vertex sa origin, ito naman sa third column yung gagamitin natin na formula. Ganun din, laging kasama ng x ang h or yung absisa, laging kasama ng y yung k or yung ordinate natin. So, if the parabola opens upward, we're going to use this standard equation. The quantity x minus h squared minus 4 equals 4c times the quantity y minus k, where c is greater than 0. Dahil upward ang parabola natin, kaya positive ang c. Now, if downward, negative naman ang c. If it opens to the right, ito naman ang standard equation na gagamitin natin. Quantity y minus k squared equals 4c times quantity x minus h, where c is greater than 0 because it opens to the right. Now, if it's opening to the left, the quantity y minus k squared equals 4c times quantity x minus h naman na standard equation ang gagamitin natin, where c is less than 0. So, ang ginagawa ko dyan, dalawang standard equations lang yung tinatandaan ko. Yung dalawang upward lamang. Okay? Kasi positive yung c ng upward at ng downward at ng to the right. Kapag naman to the left at downward, negative ang c. So, dun lamang sila magkakaiba. Uulitin ko, meron tayong 8 standard equations sa parabola. Dumako naman tayo sa
ellipse. Ellipse is generated when plane is tilted, so it intersects one generator, but only intersects one knob. So kagaya ng circle natin kanina, it intersects one knob, but not parallel to the circular base. So tilted siya. Dito makikita natin yung ellipse natin. So ano-ano ba yung parts ng ellipse? We have two vertex or vertices in plural. Yung dalawang nasa dulo. Ito yung co-vertices niya. Yung nandito, hindi lang nakalagay. So meron tayong dalawang focus or foci in plural. Also, we have center. We also have major axis and minor axis. So ano ba ang ellipse? It is a closed plane curve generated by a point moving in such a way that the sums of its distances from two fixed points is a constant. So ano naman ang standard equations ng ellipse? Meron tayong apat. Okay? So sa circle kasi meron tayong dalawa kapag ang center niya ay nasa origin at wala. Ito kasing ellipse ay pwedeng nakahiga or nakatayo. Kaya apat siya. So, unahin natin. So, kapag ang center ng ellipse natin ay nasa origin or 0, 0, at ang horizontal major axis, ito ay nasa anong axis? Nasa x. Ito ang gagamitin natin. So, x squared over a squared plus y squared over b squared equals 1. Kapag naman ang major axis niya ay nasa y, o ang tawag natin doon ay vertical major axis, x squared over b squared plus y squared over a squared equals 1. Okay, tanong, ano yung nandito sa ating example? Ano kaya yung equation na gagamitin natin? Okay, tama. Dahil ang center niya ay nasa origin at ang major axis niya ay nasa x-axis natin, ito ang gagamitin natin na standard equation, yung x squared over a squared plus y squared over b squared equals 1. Okay? So, tatandaan lang natin, nasaan ba ang major axis? Kung nasaan ang major axis, nandoon yung variable natin na a. So, kung nandito, kung itong example na ito, ang major axis niya ay nasa x-axis, so, kasama ng x yung a. Nasa ibaba ng x yung a. Okay? Dito naman sa vertical major axis, dahil ang major axis niya ay nasa y-axis, nasa ibaba naman ng y yung a. Okay? So, paano naman kapag ang center ng ellipse natin ay wala sa origin? So, ganun lang kagaya ng nasa center, nasa circle natin kanina. Kasama lagi ng x ang h, at kasama lagi ng y ang k. So, dadagdagan lang natin yung standard equation. Magiging x or quantity x minus h squared over a squared plus y minus k squared over b squared equals 1. Kapag ang major axis ay horizontal or nasa x. Ngayon, kapag ang axis naman or major axis ay vertical, ito ang gagamitin natin na standard equation. Quantity x minus h squared over b squared plus quantity y minus k squared over a squared equals 1. Ganun din, kung nasa ng major axis, nandoon ang a variable natin. So, ang major axis natin ay nasa x. That's why nasa ibaba ng quantity x minus h squared ang a squared natin. So, same goes with the vertical axis kapag ang center ay wala sa origin. So, y minus k squared, nandoon sa ibaba niya ang a squared. Okay. So, dumako naman tayo ngayon sa hyperbola. So, hyperbola is generated when the plane intersect both knobs. So, makikita natin ang malinaw dito sa figure. Paano ba nag-intersect ang plane natin at ang double knob cone? So, tumama yung plane natin sa dalawang knob, dumaples siya, at ganito yung nabuo.
So, ano-ano ba ang parts ng hyperbola? We have the center. Also, it has two vertices. It has two foci. And the transverse axis. Yung transverse axis, it passes through the two foci, two vertices, and the center of our hyperbola. We also have this conjugate axis. The conjugate axis passes through the center and is perpendicular to our transverse axis. So, hyperbola is a set of all points such that the difference between the two distances of two focal points is constant. So, kagaya ng ellipse natin, meron tayong apat na standard equations na gagamitin sa hyperbola. Kapag ang center niya ay nasa origin, yun ang i-consider natin. Center and the transverse axis. So, paano ba natin malalaman yun? Kapag ang transverse axis niya ay nasa x-axis, ang hyperbola natin opens to the right and to the left. So, ito yung gagamitin natin na equation. Uulitin ko, kapag ang center ay nasa origin and the hyperbola opens to the right and to the left, ang transverse axis niya ay nasa x-axis. So, ito yung standard equation na gagamitin natin. X squared over y over a squared minus y squared over b squared equals 1. Medyo similar siya ng kaunti dun sa formula natin sa ellipse. But, sa hyperbola, minus ang ginagamit natin. Ngayon, kapag naman ang center ay nasa origin pa rin, but our transverse axis ay nasa y, so dito natin makikita, halimbawa na itong figure na ito. It opens upward and downward. Now, mauuna sa standard equation ang y. So we have y squared over a squared minus x squared over b squared equals 1. So mauuna yung part na y kapag ang transverse axis natin ay nasa y-axis. Ngayon, kapag naman ang center ay wala sa origin, kagaya lang din ng mga sinabi ko kanina, laging kasama ng x si h at laging kasama ni y si k. So kapag ang center ay wala sa origin, ang gagamitin natin na standard equation kapag ang transverse axis ay horizontal, we have the quantity x minus h squared over a squared minus quantity y minus k squared over b squared equals 1. Kapag naman ang transverse axis natin ay vertical, gagamitin nating standard equation ay quantity y minus k squared over a squared minus quantity x minus h squared over b squared equals 1. So, tandaan din natin, ang a at b sa denominator ng bawat term ay hindi nagpapalit. Hindi kagaya nung nasa ellipse natin na kung nasaan ang major axis, nandoon si A. Dito sa hyperbola, kung ano yung first term, doon si A. Nagkakapalit lamang kung nasaan ang transverse axis. Ang nagpapalit si X at si Y term. Okay, so ulitin natin. Meron tayong apat na standard equations sa hyperbola. Ngayon, na-discuss na natin ang apat na conic sections. Ang circle, ang parabola, ang ellipse, at ang hyperbola. Kanina nabanggit natin ang degenerate conics. So, dumako tayo doon. Ano ba ang degenerate conics? Or degenerate conic sections? It is this when the intersection of a plane and a double-napped cone forms a point, line, and a pair of intersecting lines. So, isa-isahin natin sa point. So, lahat sila nag-intersect sa vertex. Yung plane tumama sa vertex nung double knot cone natin. So, sa first figure, makikita natin, the plane passes through the vertex only. So, hindi siya tumama sa surface or sa loob noong double knot cone. So, it creates a point. Okay? Now, dito sa middle figure, makikita natin kung paano ba nag-intersect yung plane and double knot cone. So, it passes through the vertex, and the surface of the cone. So, makikita natin yan. And it creates a line. Now,
Sa third figure natin, makikita natin kung paano nag-intersect yung plane tsaka yung cone. Also, it passes through the vertex at tumama siya dun sa loob ng cone. So, kung makikita natin sa tracing ng plane natin ang intersecting lines. So, itong tatlong ito ang tinatawag na the degenerate conic sections. Okay, a point, a line, and intersecting lines. So, sana ay malinaw sa inyong lahat kung ano ba or paano nabuo ang conic sections, ano-ano ang kanyang parts, at ano-ano ang mga standard equations na gagamitin natin. So, dahil dyan, magkaroon muna tayo ng short quiz as a review ng kung may natutunan tayo. So, fill in the blanks. A parabola is a curve where any point is at an equal distance from a fixed point called blank and a fixed straight line called blank. Number 2, a hyperbola is a set of all points such that the difference between the distances of two focal points is blank. Number 3, blank are formed by the intersection of a plane and a double lap cone. Ang dali, di ba? Number 4, a circle is a shape consisting of all points in a plane that are equidistant to a fixed point called blank. Number 5, blank, blank, and blank are the degenerate conic sections. Okay? So, tignan nyo na lamang ang mga kasagutan sa description box. So, sana ay marami kayong natutunan. Thank you sa inyong lahat. So, ayun na nga. Sana'y marami tayong natutunan mula sa video na ito patungkol sa conic sections. At dahil bago pa lamang ang ating channel, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe and also hit the notification bell upang maging updated kayo sa mga susunod pa nating videos. See you guys sa next video.